Ang pala senaryo, syempre, nandito ako sa Roma ngayon. Siguro isang dekada na ako dito. Tatrabaho ako dito as a chef. Start ako ano eh, siguro yung unang anta ko 3 years ago, yung Panimula, di ba? Panimula. Ayan. So, 2020, sabi natin, ayan. Start ako tas yun. Tsaka na ako nakapag-release 2021. Sinuwerte na rin ako sa trabaho. Fix yung oras ko, 9 to 4. Tas yun, pagkatapos ko lumabas, ano na ako yan? Siguro mga 6 p.m. onwards, nagsusulat na ako pagka nasa wisho. Pag wala, ano tayo, manifest yan, dota-dota yan. Laro tayong computer games. Kailangan mo ng disiplina. Kung kailangan mong gawin parehas, siyempre may gusto kang marating, hindi naman tayo pwede magtrabaho na lang habang buhay. Diba, alam naman natin na walang yumaya, masa nagtatrabaho ng 9 to 4, 9 to 5. Yan. So parang nakuha ko na rin yung pag-rap. Hindi naman siya sa, ano eh, parang gusto ko siyang gawin. Walang umuobliga sa akin noon, kumbaga sarili kong ano yun, kagustuhan. Responsable na tayong tao, tumatanda, kaya kailangan rin magtrabaho, di ba? Wala naman tayong nakukuha ang income sa mga ano, wala naman tayong mga ganyan negosyong malalaki, di ba? Kaya kailangan natin magtrabaho para masustentuhan natin yung gusto nating mangyari sa buhay natin. Siyempre, wala naman magbibigay sa'yo noon eh, di ba? Ikaw mismo yung magsisikap. Kahit, ah, wala pa naman akong pamilya, pero siyempre, nagbabayad tayo sa bahay, tumutulong tayo, alam na natin yan dito. Yung pagtatrabaho ko, siyempre, nakakakuha ako ng pera doon. Nakapag-invest ako sa music ko, di ba? Nakapagtaga ako ng kunting pera kahit pa paano. Kung nagrarap ka, tapos nagtatrabaho ka ng full time, siyempre, wala ka ng oras para sa sarili mo. Lalabas ka ng trabaho. Yun na, di, wala ka ng... Bihira ka na talagang nasa... Wala ka na sa kalsada, di ba? Kumbaga, kahit hustler ka, wala ka sa kalsada. Pero yung pangalan mo yun, nasa kalsada. Hindi ikaw na mismo ngayon. Bukas na libro tayo dito, di ba? Meron tayong mga social life na ano, ganyan. Sobrang hirap gawin nun nang mag-isa ka lang, di ba? Sa ginagawa natin, syempre sa Roma Gang, sobrang laking tulong dito sa mga independent artists na katulad ko. Syempre, affiliated naman kami sa mga grupo dito, di ba? Kumbaga, iisa na lang tayo dito, eh. Kumbaga, yun nga, sinasabi natin, yung parang Roma Gang, sinasabi mo, imaginary na lang na, ano yan, di ba, group? Ayun na yung pagkakahawakan namin. Ang dala-dala namin, Roma Gang, sa pangalan namin, di ba? Ano eh, pag sinabing Roma Gang, buong Roma, di ba? Ang daming, ayun na yung pinaka-fanbase natin, eh. Yun nga sinasabi mo, nasa ano sila, motherland. Tayo rin yung gumagawa ng sarili natin dito. Siyempre, yung muna-una doon, pakikisama, di ba? Kaya kailangan mo na yun. Kailangan mo yun, number one yun. Wala namang tutulong sa'yo dito eh. Kumbaga, kung salbahe ka sa mga yan, siyempre, salbahe din yan. Survival mode ba? Kumbaga, ganun. Siyempre, may mga hindi ka rin makakaayos dyan. May mamimisinterpret sa'yo dyan, di ba? Depende. Depende sa magiging feedback ko yun. Kasi yung kagustuhan ko, may lahat naman nakagustuhan natin, may hantungan, parang gano'n. Ngayon, naiisip ko, kayang-kaya ko pa pumunta sa, kumbaga nasa underground tayo ngayon eh. Sobrang underground natin. Ang ngayon, ang plano, tumagos. Ayun talaga yung plano. Lahat naman hanggang dito, ayun ang pinaplano. Ngayon, syempre meron tayong limit eh. Hindi naman nating habang buhay, try nating tagusin yan. Malay mo, may nag-iintay sa ating... Yung sarap ng buhay, minsan wala sa kagustuhan natin eh. Kumbaga, ano nga eh, lalabas tayo ng comfort zone eh. Kumbaga, sinusundan ko lang yung sinasabi ng puso at isip ko. Yun. Kaya naman pagsabihin ko, kasi yun nga yung sinabi ko noong una, parang sinuwerte na ako sa trabaho ko. Kasi pag may mga event, kakanta ako yan. Pag nagpapaalam ako sa trabaho, 1 week before yan. Ngayon, dati kasi isang buwan. Ngayon, parang maluwag-luwag na kahit sabihin ko lang 1 week before pwede. Kasi ginagawa nila weekly yung oral. Ano, madaming kumilala, madaming nangilala. Ginagawa ko siyang stepping stone. If ever na makarating ako doon, ito na yung pinaka-humuhubog sa akin eh. Parang ine-exercise na ako eh. Sabi natin, wala naman talaga akong nararating eh. Meron ako napuntahan, pero wala akong masyadong narating. Kumbaga, naka-stop by ako doon, parang umuusad. Parang may bumabatikos na, so parang, tanga niya, iniisip sa sarili. Tanga na, wala pa ako sa gusto umutahan, pero may mga gatong tao na, what if kung nandun ako, kumbaga, sinasanay ka na sa saan ka papunta. Para once na nandun ka na, di ba, alam mo na kung ano yung mga kasalumuha mo, madali mo na siyang ma-handle. Ngayon, may ginagawa kaming music video. Ito nga, ito yung unang-una kong solo, mula nung nag-champion ako ng Derby 2. Ito nga yung Milano Festival. Ngayon lang magre-release lang solo. Alam mo naman natin, pangalan ko, lagi nang binabanggit yan. Umaga, kinukuha ko na rin kayong inspirasyon. Salamat, kumbaga, di ba? Pero ito, para sa inyo. Tanggapin nyo kung paano nyo gusto tanggapin, di ba? Ako, tinanggap ko yung sa inyo.